Ngayon po, dito po tayo ngayon sa Identify the Classification of Traffic Sign. Tatlo pong klase yung mga traffic sign natin. For your information, my dear students, ginagamit po yan international sa lahat po ng mga iba't ibang sulok ng daily. Number one, warning sign. Yung warning sign po, yun po yung makikita nyo po dito, yung nagbibigay ng babala ng panganib. Yung number two po, ito po yung informative sign. Si warning sign po, para po makaiwas po tayo sa aksidente. Kaya po, pag nagdadrive po tayo, makikita mo, paliko, ay paliko pala yung daan. Para makikita po natin agad kung paano po natin babagtasin yung highway. Okay, ito naman po, nagbibigay ng mga kaalaman, informasyon, para po hindi tayo maligaw at alam po natin kung saan po tayo pupunta. Halimbawa po yung mga yon, hospital, bus stop. Nakikita nyo po yung mga yon dun sa gitna. Okay, pangatlo po, ito po yung tinatawag na regulatory sign. Ang ibig pong sabihin ng regulatory sign, nagbabawal o nagtatakda. Pag na, yan po yung nilabag natin, magkakaroon po tayo ng violation. Makikita po natin yung warning sign, triangle, below, no, kwadrado. Informative sign, kwadrado, pahaba. Regulatory sign, below, triangle na pabaliktad, kwadrado, pahaba, maliban po dito sa isang ito. Halos pare-parehas po yung hugis nila. Ano po kaya ang ibig sabihin yan? Bakit si stop sign, iba po yung hugis? Bakit kaya iba nga yung hugis? No? Sandali lang po. Ano pong ibig sabihin nito? Traffic sign nito? Bawal lumusot, no overtaking, correct? Okay? Anong ibig sabihin nito? Bawal kumaliwa, no? No left turn, okay? No, bawal mangaliwa, ha? May mga asawa dyan. Alam na po natin kung anin yung no overtaking at no left turn. O saan po dito yung no left turn tsaka no overtaking? Nanguhula kayo nyan, no? Left, right. Confusing po. O ito, saan yung stop? Alam natin, through its shape. You can easily identify it kahit na malayo. Kaya nga binaliktad po, kasi nasa malayo ka, hindi mo naman nakikita yung nakaletra na stop. Dahil po sa shape niya, alam na natin na ay stop yan. Para po hindi tayo ma-aksidente. Dahil sa shape niya, so that you can easily identify it. Okay? Next. Ngayon po, dito po tayo sa baba. Yung mga hand signal. Pag nagmomotor po tayo, kailangan alam po natin gamitan yung kamay natin para senyas natin kung saan tayo pupunta. Okay? So, pagliko ng kaliwa, extend your left hand. Ganyan. Pagpaliko ng kanan, pointing up. Okay? Pag-stop, pababa. Okay? Ganun po. Left, right, stop. Okay? Next. Sino na pong nakakita ng mga traffic light? Saan po nakikita yung traffic light? Usually. Very good. Ross, o baka sa likod ng bahay nyo. No, wala sa likod ng bahay. Nasa gitna ng kalsada sa intersection. Okay? Pag kulay pula, anong ibig sabihin? Stop. Very good. Kapag yellow, anong ibig sabihin? Warning. Slow down. Prefer to stop. Hindi go faster. Yung iba sabihin, ay, bilisan mo, ano? Magre-red. Kapagal mo kasi yan, nag-red tuloy. Ano? Slow down, no? Kasi 3 seconds lang yun. 1,001, 1,002, 1,003. Pa! Red. Beating the red light. Okay? Yung green, anong ibig sabihin? Go. But before you proceed, go. Make sure you are safe. Check left, right, before proceeding. Okay? Ganun po yun. Yung red sa taas, yung yellow or amber color sa gitna, green sa baba. Okay? Red means stop. Yellow means slow down, prepare to stop because red light will appear, no? Then, green means go. Okay? Dito naman po tayo sa mga pavement markings or yung mga guhit-guhit ng kalsada. Yung number one, anong ibig sabihin yan? Shoulder line or edge line. Dulo po ng kalsada. Bakit may guhit yan? Para po pag nagdadrive tayo, hindi po tayo malaglag ng rampa. Kaya meron siyang borderline, no? Edge line po yung tawag. Next, dito po tayo sa number 2. Anong ibig sabihin ng number 2? Single, solid. Okay. Kay white yan, kay yellow, bawal po ang mag-overtake kabilahan. Sample lang po yan, no? Bawal. Okay? Bawal po ang mag-change lane, bawal ang mag-overtake. Kasi po, solid white line sa gitna. Okay?
O yung number 3, anong ibig sabihin niyan? Yung number 3 po, broken line. Pwede kang mag-change lane, pwede kang mag-overtake as long as it's safe to do so. Then, number 4, anong ibig sabihin na number 4? Lane divider, no? Yan po yung tinatawag na lane divider. Solid and broken. Padiretso ito, no? Padiretso, palito. So, dito po yung sasakyan, dito po yung sasakyan. Dalawa po yan, no? Ito po yung division ninyo. Pwedeng diretso ito, didiretso, pwedeng paliko. Kasi po, pag isa lang yan, mahaba po yung pila dito. O, dyan sila lahat, no? Kaya po, meron po tayong tinatawag na lane divider. Okay? Next, number 5. Ano po yung ibig sabihin ng number 5? Yung arrow po yung tinuturo niya, isang yellow, isang broken. Ibig sabihin po niyan, bawal po ang mag-change lane at mag-overtake kapag nasa solid line na. Okay? Ito po yung tinatawag na combination, no? Solid, broken. Pag nandito ka po sa side ng solid, bawal po ang mag-change lane, mag-overtake. Okay? Pero pag nandito ka sa side ng broken, ready po tayong mag-change lane, mag-overtake as long as it's safe to do so. Bag, nasa broken ka, ha? Next, yung number 6. Ano pong ibig sabihin ng number 6? Sample po, ito yung intersection, no? Ang tinuturo niya pong guhit yan, ito pong dalawang guhit na puti yan, no? Okay? Yan po yung tinatawag na stop line. Pag titigil ka po, dito ka lang po. Huwag kang lalampas dyan. Kasi po, ginagamit pong pedestrian lane yan. Pagdating po sa mga intersection, may dalawang guhit yan. Yun po yung tinatawag na stop line. Okay? O, ano pong ibig sabihin ng guhit ng yellow dito sa gitna? Dalawang X. Ito po yung ibig sabihin niya. Do not block intersection. Bakit po? Ganito po kasi yan. Pag nagdadrive po tayo at paliko ka doon, dito po yung lane mo. Dito yung isa, bawal po ang lumampas dito. Pag lumampas ka dito at nagbumbuang kayo, ikaw ang may kasalanan. Kasi sumobra ka sa lane mo. Oh. Dapat po dito ka lang. Yan, sa loob. Ito po yung boundary mo sa loob. Kaya may pagitan kayo dyan. Kaya po pag nagko-cross kayo sa mga intersection, make sure na hindi kayo lalampas dito sa buhit ninyo. Okay? Ganyan lang po yan. Oh. See? Para hindi kayo magbunduhan. Okay? Kaya po may guhit sa dyan. O ngayon po, limbawa, nagda-drive kayo at nandito ka na sa gitna. Yan. Then, suddenly, meron pong emergency vehicle sa likuran mo. Okay? Ano po yung mga emergency vehicle? Number 1, ambulance. Number 2, fire truck. Number 3, police car. Pag narinig po natin yung audible sound, yung nagwang-wang siya, ibig sabihin, they are in line of duty. Okay? Huwag po tayong titigil dito. Tama po yung intention natin. Stop ka dahil mayroong emergency vehicle. Pero you are not in the right place. Nasa gitna ka ng intersection. Nakalagay po dyan, do not block intersection. Pag huminto ka dito, anong mangyayari? Say, let's say, huminto ka. Pag bibigyan mo yung emergency vehicle, anong mangyayari sa mga sasakyan? Hindi sila makakago kasi naka-block ka. Paano mag-go-go yan? Okay? So, ang gagawin mo, nasa likuran mo siya, kahit bumubusina yan, inalampas mo mo dito sa loob ng intersection, yung sasakyan mo. Okay? Ngayon, kung hindi mo na may tatabi kasi meron kang katabi, stay where you are and let the emergency vehicle pass you by. Okay? Pero, huwag po tayong hihinto dito sa gitna ng intersection, no? Kaya nga nakalagay, do not block intersection. Kailangan, lagi pong open yan. So, bawal mag-U-turn, bawal mag-park, okay? Bawal mag-overtake. Okay? O next, ano po yung kasunod niyan? Yung double solid yellow. Okay? Pag double solid yellow, bawal po ang mag-overtake. Bawal overtake. Bawal. Ang pinagkaiba niyan, parehas po yan, no? Bawal mag-overtake. Ito double naman to. Double solid. No? Double solid. Ang pinagkaiba po nito, pag halimbawa merong gas station dito, pag single solid siya, pwede kang mag-cross. No overtaking both sides, but crossing movement is allowed.
Okay? Pero pag dito po, sa double solid yellow, bawal po ang mag-cross. No? Bawal, bawal. Overtaking both sides is prohibited. Crossing movement is not allowed. Okay? So, alam na po natin, no? Pag double solid, bawal ang overtake. Kabilaan, bawal din ang mag-cross. Single solid, bawal mag-overtake. Kabilaan, pero pwede kang mag-cross. O, next, transition line, no? Transition line, okay? Pagdating po sa mga transition line, yung guhit-guhit na ganyan, okay? Halimbawa po ito, example po ito, no? Yan, papasok ka doon. So, meron po siyang guhit-guhit na paganyan. Paliko ka dito. Pag sumobra ka na dito, hindi ka na po pwedeng papasok dito kasi nasa transition line ka na. Okay? Another example, ito po. Halimbawa po, island yan, no? Tapos ito nandyan. Yan po yung guhit-guhit na yan, okay? Pag nandito ka na, hindi ka na po pwedeng pupunta ron, no? Kailangan dito pa lang, change lane ka na papunta ron, okay? Bawal ka na pong pumasok kapag nasa loob ka na ng transition line, okay? Then number 10, anong ibig sabihin ng number 10? Yan, alam nyo po yan, kabisado nyo yan, number 10, yung guhit-guhit na yan. Pag nadaanan mo po yan sa kalsada, yung parang magigising ka, brrrr, ganang pampagising, sabi nila, no? Ang tawag po dyan, rumble strips. Pag nasagasaan mo yan, brrrr, ano, makulog ka katawan, pampagising, ano, no? Nilagay po yan para mag-caution po tayo sa speed natin. Halimbawa kasi, mabilis ka. O nasagasaan mo yan, daanan mo. Ay, mag-slow down ako kasi approaching ako ng pedestrian lane. Kasi po, pag wala yan, sample, wala yan, mabilis yung patakbo mo. Meron palang tao dito, lumilipat. Kahit magpreno ka dito, dadatnan mo pa rin yan dahil mabilis yung speed mo. Okay? Pero pag meron yan, mag-slow down ka na. Kasi kay tao, kay wala, safe ka. Ginagamit din ito, rumble strips na yan, sa mga exit, expressway. Para pag nadaanan mo yan, hindi ka lalampas sa exit point mo. Okay? Next, yung broken na blue. Anong ibig sabihin nun? Yan po yung motorcycle lane, no? Motorcycle lane po yan. Kaya po merong motorcycle. Okay? O next, yung number 12. Anong ibig sabihin yung number 12? Directional. Tama. Para alam po natin kung saan po tayo pupunta. Okay? Pag nasa directional line tayo. Okay? So, I hope po na may natutunan kayo sa pag-explain ko sa mga pavement markings at iba pang mga categories ng traffic sign, traffic light, no? Okay? So, good luck po sa inyo, no? Congratulations po. Thank you for choosing Carbine Driving School.